So yun mga kapirata, sa video na ito ay magkakaroon tayo ng maiksing prediction pati na rin yung early spoilers ng chapter 1022. Nakuha ko lang ulit ito doon sa Reddit page na r/onepiece. Pero bago ang lahat, shoutout muna tayo kina Christian Ferl 18 Ortala, JR Wallace, Richard Macam at Joe Fer. Huwag na nating patagalin, spoilers na agad. Dito sa pinagkuhanan ko ng spoilers ay wala nabanggit tungkol sa magiging title ng chapter 1022. So abangan na lang natin kapag ibinigay na yung full spoilers. Sa mga nakaraang chapters nga ay nakita natin yung sunod-sunod na pagkatalo ng mga Tobi Roppo o Flying Six. Dito nga sa chapter na ito ay inannounce na sa buong Onigashima ang pagkatalo ng grupo na ito. Wipe out na nga. At ito ay naging posible dahil doon sa Bird Mary na nanonood pala sa laban nila Robin. Pero dahil din sa pag-announce na ito sa pagkatalo nila, posibleng lalo pang maapektuhan ito yung will ng mga Beast Pirates na subordinates na lumaban. Pero syempre mga subordinates lang din naman sila, and if makita nila na lumalaban pa yung higher ups tulad ng Calamities at si Kaido, hindi sila susuko, diba? On the other hand, tulad ng sinabi ko, naririnig din ng CP0 yung announcement na ito. At sa kwarto nga nila ay may isang Mary na babae. Kaya hindi pa rin nagbabago yung prediction ko na baka mayroong gagawin yung Cypher Pole matapos nilang malaman na mahina nga ngayon si Robin. Sunod na spoiler, babanggitin dito na 15 minutes na lang yung itatagal maglaland na yung Onigashima sa Wano Kuni. 15 minutes na nga lang maisa sa katuparan na ni Kaido yung kanyang plano na i-conquer yung buong Wano. Ang tanong ngayon paano mape-prevent yung kaganapan na ito. Sigurado din kasi na once na matalo si Kaido, ibig sabihin mawawala yung epekto nung kanyang ability na nag-aalaw sa Onigashima na lumutang. Pero sa ngayon mukhang nasa gitna pa rin sila ng karagatan, so hindi problema na ito ay malaglag doon. So ito nga yung mga possibilities na naiisip ko. Unang-una is yung worst case scenario. Babagsak yung Onigashima sa Wano habang naglalaban sila Kaido at Luffy. Meaning successful yung pagbagsak pero doon na mismo siya tatalunin ni Luffy. Bali mayroon pa rin mga casualties na nangyari. Then pangalawa yung sa ability nga nilo. Kaya niya ngang kumontrol o magpalutang ng isang malaking bagay. Nakita nga natin yung kakayanan niya na ito doon sa Pangkasard kung saan nagawa niyang iangat yung isang warship. Sa ngayon, hindi natin alam kung gaano nakatindi yung mas na kayang palutangin nilo. Pero pang-clutch nga ito kung kaya na pala nilo na gamitin yung ganitong ability para palutangin yung Onigashima once na natalo na si Kaido at babagsak nga ng tuluyan yung buong Onigashima. Yan yung mga naiisip ko sa ngayon. Anyway, sunod na spoiler, ang laban nga ni Raizo versus Fukurokujo at Killer versus Hawkins. Sa laban nila Raizo, ang ina-expect natin dyan yung labanan ng mga ninja skills o mga jutsu techniques. Hindi ko alam kung tama yung term ko dun, pero labanan nga ito ng mga ninja. Expect natin na magiging astig din yung laban na ito dahil doon pa nga lang sa pinakitang scroll-scroll ability ni Raizo kung saan na-reflect niya yung atake ni Kaido is super astig na talaga. Pero sa ngayon, napaka-interesting din na malaman kung ano nga yung powers ni Fukurokujo. Then si na Killer at Hawkins naman, mukhang dito masasagot na natin kung sino nga ba talaga yung 1% na tinutukoy ni Hawkins noon. 1% lang yung chance na mabuhay after ng battle sa Onigashima. Dito nga kasi sa laban nila ni Killer, naging sneaky na naman si Hawkins. Itinali pala ni Hawkins yung buhay ni Kid sa kanya, meaning kapag siya ay pinatay ni Killer, mamamatay din si Kid. Grabing pang torture din talaga yung powers ni Hawkins. So siguro naman parang alam na din natin kung kanino yung lamang dito. Ang kaabang-abang yung gagawing method ni Killer, kung siya ba ay lalaban o hindi. Kung magagawa kaya niyang baliktarin yung sitwasyon gaya nung ginawa nilo dati noong naglaban sila ni Hawkins. Pero i-take note natin kung ano yung magiging epekto nito sa kasalukuyan para kay Kid. Kung magpatuloy man yung laban ni Hawkins at Killer, talagang makakadagdag nga ito sa pahirap kay Kid. Na ngayon nga dapat ina-expect natin na lalaban kay Big Mom kung saan kasama niya si Law. Pero tignan na lang natin yung mga mangyayari. Next spoilers, ito na nga. Bukod sa magpapakita na nga ulit si King sa eksena, ayon dito sa spoilers, magkakaroon nga tayo ng Sanji versus King and Queen.
Kahit na nahihirapan nga si Sanji, natutuwa ako sa ganitong eksena. I mean, pinapakita lang nito na si Sanji ay isa din talagang pwersa na dapat bantayan. Dalawang calamities lang naman yung kinakaya niya at the same time. Pero additional spoilers, hindi lang sila yung kalaban ni Sanji. Kasi mula sa malayo, sneaking ang bumabato ng pana si Perospero kay Sanji. Imagine na lang natin kung ito ay sabay-sabay nangyayari, diba? Iniilagan pa ni Sanji yung mga arrow sabang lumalaban dun sa dalawang calamities. Which is napaka-astig talaga. Pero syempre, hindi naman yan magtatagal. Kasi ayon pa sa spoilers, may dadating nga para tumulong kay Sanji. Ang haharap nga kay Perospero ay si Neko Mamushi, na alam naman natin ay target talaga si Perospero after niyang malaman na nandito nga ito, which is yung dahilan sa pagkamatay ni Pedro. Then sa kabilang banda naman, si Marco ay papasok at pipigilan nga niyang umatake si King. Ang matindi pa, yung atake ni King ay direkta pala dapat kay Zoro. Ibig sabihin nga nito, si Zoro ay nakarecover na at lumalaban na nga. Bali nagka-rumble-rumble na nga sila dito. At ayon pa dito, sa dulo nga ng chapter, magkatabi si Zoro at Sanji kung saan naatakihin nila si King at Queen ng sabay. May mga linya pa nga sila dito na sinasabi kapag nanalo sila dito sa battle na ito, sila ay malapit na sa kanilang goal at si Luffy ay magiging Pirate King na. Isang napakagandang panel yan siguro kung saan ipapakita sa atin ni Oda yung naging statement ni Robin noon na si Sanji ay isa sa mga pakpak ni Monkey D. Luffy sa journey niya. Makikita nga natin dito yung right at left wings ni Luffy na magdadala sa kanya sa tagumpay. Isa pa ay another moment na naman ito ng Sanji and Zoro best buddies relationship. So yung mga fandoms magkakaisa naman siguro dito, di ba? Anyway, yun na nga. At ang panghuling interesting na spoilers doon nga sa naging clash ni Marco at King, doon nabanggit ni Marco yung tungkol sa race ni King. Sinabi niya na narinig niya na dati na mayroong race o lahi ng mga nilalang na kayang bumuo at magmanipula ng apoy na nakatira sa red line. Pansin ko lang muna sobrang daming fire elements dito sa Wano Arc. Siguro naman gets niyo ako doon, 'di ba? Pero yun nga, malaking clue ito upang maintindihan natin at malaman natin kung ano nga ba talaga yung race ni King. Siguro pamilyar na kayo sa theory na si King ay isa sa mga lizard people. Yun nga ay yung theory ni Flying Panda. Mukhang sa tingin ko nga posible nga yung mangyari. Kasi base sa mga nakita kong creature na associated sa apoy, lumalabas yung Phoenix, Dragon at Salamander. Meron na tayong Phoenix, si Marco, then Dragon, si Kaido at sino naman yung Salamander. Mukhang si King nga iyon. Pero take note na sa totoong buhay, yung Salamander ay amphibians at yung lizards ay reptiles. So magkaiba sila. Pero ang punto ko, ang posibleng race ni King ay Salamander race dahil nga dinidipik ito bilang Spirit of Fire. Well, dyan ko na i-end yung ating video. Ano yung masasabi nyo sa topic natin ngayon at sa mga spoilers? Maraming salamat sa panonood, mga kapirata. Paalam!